everyone! Welcome back dito sa ating channel. And for today's video, magdo-donate tayo ng breast milk dito sa isa sa pinakamalapit na city hospital dito sa lugar namin. Excited ako guys kasi may matutulungan na naman tayo mga sakitin at premature na baby na kailangan talaga nila ng gatas ng isang ina. Mamaya, ipipick up ng taga breastfeeding section yung mga milk na iko-collect dito sa bahay. At ipapakita ko sa inyo guys kung gaano siya kadami. It's about 10 to 20 liters yung i-donate natin today. Sobrang saya ng puso ko na makapagbigay or makapag-donate ng breast milk sa ibang bata na nangangailangan talaga. Ito talaga yung goal ko noon pa man. Ganito kasi yun guys, yung hospital na pinagdodonitan ko ng breast milk, doon ako nanganak sa panganay ko. At nung time na yun, wala din ako masyadong gatas. Nagbibigay sila sa akin ng milk, ng breast milk, pero sobrang liit lang, nakalagay lang sa maliit na lagayan. Tapos sinasabi nila sa akin na pinupush nila sa akin na talagang magpa-breastfeed daw talaga ako kasi wala na silang available na milk, na human milk. So, paano na lang, bawal kasi sa kanila ng bote, bawal sa kanila ng formula milk. Hindi talaga pwede na di mo siya papaderi sa breast mo. So, nung time na yon, parang naiyak ako kasi wala lumalabas sa akin na milk. Parang na-frustrate ako kasi wala talagang lumalabas sa akin kahit anong gagawin ko. Parang gusto ko na sumuko na kailangan na ng anak ko ng mga feed kasi wala akong gata. So, gusto ko na sanang i-formula siya nung time na yon. Pero, meron kasing breastfeeding advocate na pumasok doon sa room namin. Tapos sabi niya, oh ano, nakalady na ba yung baby mo? Sabi ko, wala ma'am kasi wala pa akong gatas. Talagang nagalit siya sa akin. Sabi niya, akin na yung daddy mo. Talagang baka niya yung daddy ko. Tapos pinipress niya. Nung pinipress niya, sobrang sakit talaga. So parang sama na loob ko. Talagang pinipress niya. So nung napress niya ganun, lumalabas yung maraming gata. Doon nagsimula na nag-start na mag-feed yung baby ko sa akin. Kasi meron naman pala talagang milk. Simula noon, hanggang ngayon, parang na-realize ko yung ginawa nila sa akin. Na pag-push sa akin na mag-breastfeed, talagang bumabalik sa kanila. So ngayon, eto na nga, ako na yung magdo-donate ng milk sa kanila. Naalala pa ako nung advocate na yon kasi sila din yung mag-pick up mamaya dito sa milk na i-donate ko. Naalala pa niya ako. So, ako nag-thank you talaga ako sa kanya na thank you kasi yun yung ginawa nila at sobrang laking tulong sa mga anak ko, yung pag-fully breastfeeding sa kanila at syempre, ang laki din ang tinipid ko. So, itong pag-donate ko ng breast milk, it's a way of thank you na rin sa kanila at syempre kay God at sa liquid gold ko kasi sobrang daming blessings. Sa ilang taon na nagpa-breastfeed ako, ang laki ng tinipid ko sa gatas. Kasi never, or hindi na ako kailangan bumili pa ng formula para i-feed doon sa anak ko. So, ito, it's a way of thank you, kaya mag-donate ako doon. Although, magastos siya, doon pa lang sa milk bag. Magastos talaga sa milk bag, guys. So, siguro this time, kausapin ko na lang sila na baka pwede sila yung mag-provide na lang ng milk bag. Tapos, ako yung mag-donate. Free naman yung i-donate ko. Pa-PM sa akin na ano. Magkano daw, pero wala sa isip ko na ibibenta ko yung gatas ko. Gusto ko lang talaga makatulong, gusto kong i-donate doon sa mga kailangan talaga. Itong milk na i-donate ko, hindi ito dahil nag-pump ako, kundi puro ito let down. Kumbaga, tulo sa kabilang ng breast ko, sinasalud ko lang guys. So, ayan, nakaipon ng ganun kadami. Kasi, pag nag-daddy yung baby ko dito sa kabila, talagang ang lakas ng pataknog sa kabila din, sinasalod ko lang. Then yun yung ilalagay ko sa freezer. So, ganun po. Hindi ako nagpa-pump. Siguro mas marami pa akong gagawin po ng paraan or gagawin ko yung pumping. Mas marami siguro akong makukuha. Pero this time kasi sapat na. So, ayun. Super excited ako na makatulong na ganun. At sa pag-donate pala ng breast milk, hindi kasi basta-basta guys, may kailangan pang i-test sa'yo. May kailangan pang ipasa doon sa kanila na yun yung na pwede ka mag-donate na parang katibayan na wala kang sakit. Ganun. So, gagastos ka pa rin. So, kung hindi kasi pwede na basta na lang magbigay ka ng milk, ganun. Lalo na pag dinadaan mo sa hospital.
So, kailangan, ako, pinagpasa ko ng mga laboratory, like HIPAA. Yun pa lang naman, HIPAA test. So, yun yung pinapasa ko. And then, syempre yung milk, screening pa nila kung malinis, hindi napapanis, parang ganun. So, bago ibigay sa mga babies, okay yung milk na yun. Talagang 100% malinis siya. So, mamaya guys, ipapakita ko yung video ng mga milk ko na na-collect or yung mga milk ko na nasa freezer. So, by next time, i-share ko sa inyo kung paano ko storage yung milk ko and of course, paano dumami yung milk ko. Guys, kasi may sikreto rin kung paano dumami yung milk mo. Yun lang siguro. Hi guys! So, yan po yung kadami yung milk na i-donate natin mamaya. So, it's estimated 10 to 15 liters po lahat yan. Puro galing sa letdown. Mga 1 month. So, yan po. Ayan, nakalagay na yung iba dito. So that's all for today, you guys. Thank you for watching and please subscribe. See you on my next vlog.